Right, hello at welcome sa Kryptonite Mining. Ngayong araw, yun. Sa wakas, nakakuha din tayo ng RX 5700 XT. Ito ay ang nakuha natin ay XFX. Ayan, no? Nakikita nyo naman, napakakinis, napakaganda. RX 5700 XT. Ngayong araw, titignan natin ang max hash rate itong RX 5700 XT. At ang profitability niya. So, ano pang hinihintay natin? Simulan natin to. Mabilis na mabilis lang to. So ayun, ayan no. Ang ginagamit, ang gagamitin nating miner ngayon ay ang Phoenix Miner. Which is okay naman gamitin dahil ito ay test rig naman at wala sila makukuha dito. Anyways, ayan. Nakikita nyo, ito ay ang stack OC or wala akong ginagalaw na OC na overclock settings. So ang stack hash rate ni... Medyo malaki na yung stack hash rate ng RX 5700 without moving anything from the MSI Afterburner. Ayan o, kung nakita nyo 50 mega hash, 49.99 50 mega hash. Pero dahil kailangan natin ay underbolt, tingnan nyo naman, GPU power ay 192 watts, 61 degrees Celsius. Medyo mataas, kaya gagawin natin, underbolt natin to to down to 850 watts. Lahat ng mga AMD na ginagamit ko noon ay 850 watts. So, okay, down to 850 watts. Yan yung suggested na OC ng mga AMD, 850 watts sa max. So, yung nakita ko kila Red Panda, kila Sanopatec, kila Bosscoin, yan yung gamit-gamit nilang OC ay 850 watts. Kailangan na nangyari sa aking afterburner, medyo naglalag. Uy, hello. So, naghang yata ang ating system. Pabira. Yun, kasi nag-throttling siya yung ano. Kapag hindi niya binago kagad yung OC, pag stuck lang, tapos pinandar niya kagad yung Phoenix Miner, mag-throttling siya. So, restart na tayo saglit. Okay, mga kaminero, be right back in a minute. Okay, we're back mga kaminero. Ayun. Some technical difficulties lang. Nag-crash yung ating RX 5700 dahil minax out ko siya. Hindi ko binago yung... hindi natin binago yung OC niya, so naka-max out siya. So ngayon ay underbolt lang natin siya. Oh my goodness. Okay. Okay. Nag-overheat siya actually, nag-throttling. Yun yung hirap sa RX 5700, may throttling issue yung XFX nila. So kung mag-mina kayo, make sure i-underbolt nyo na kagad siya. Which is 850 millivolt. And then simulan natin yung core clock niya into 1300. Para hindi siya mag-overheat. 1,300. Okay. At itong memory clock ay 1,800. Okay. At ang fan speed niya para iwas overheat, manual lang natin. Into 70 siguro. 70. Okay. Set. And then start na natin yung start miner. Okay, tingnan natin ang ating hash rate. Okay, unknown OpenCL version. Okay lang yan, pag nakita nyo yung unknown OpenCL driver version, okay lang yan. Walang problema yan kasi automatic tuning naman to si RX 5700. Hindi nyo din kailangan i-compute mode dahil automatic siya nagpo-compute mode. Kailangan natin DAG 76%, starting 93%. Ayan na, ayan. Lumabas na yung hash niya. Kita nyo, na underbolt na natin siya pero 50 pa rin yung hash niya. Talagang maganda tong RX 5700 actually. Recommended siya kung makakakuha kayo ng mura na RX 5700. Nakita nyo naman 50 degrees Celsius at 95 watts. So napaka profitable nito na RX 5700. Now ang gagawin natin, punta muna tayo kay Wattomine. Check natin yung profitability talaga ni RX 5700. Okay, Wattomine. Okay. Dito kay Wattomine, dito ako nag-check ng mga profitable na graphics card ayan, sa RX 5700 XT. Kung hindi kayo marunong gamit, type nyo lang dyan si RX 5700 XT kung ilan graphics card meron kayo. Well, sa susunod natin video, i-release natin ang Kryptonite Calculator, kaya abangan nyo yan, okay? Okay, ayan, click nyo lang si RX 5700 XT, dapat magpulo yan pag AMD, green pag NVIDIA. And then, kung alam nyo yung
presyo ng inyong electricity per kilowatts. Dito kasi 0.02 in dollars ha. And then presyo lang calculate. Okay, so ayan. Lumabas na sa ang pinakamataas niya ay Ethereum, which is $4.96. Itong si $4.96, magbabago pa yan kung depende sa presyo na Ethereum man. Pero safe to say, siguro mga $4 daily yung kayang kita yung RX 5700 XT. Labas na dyan yung electricity consumption. Pero sa susunod kong video, ipapakita sa inyo sa Kryptonite Calculator sa Philippine price. Doon, napakadali. Pwede nyo i-download yung ating Kryptonite Calculator Excel sheet. Sa susunod na video, abangan nyo yan. At sa Raven Coin, ang profitability niya is $259. Ayan, half ng Etash. Anyways, balik tayo dun sa ating graphics card. Ayan, 49 megahash, 250 megahash. Now, taray natin i-max out to. Same ng millivolts, 850 millivolts. Wait, pero babaguhin lang natin itong core clock. Alam ko ang max nito sa ibang 1850 natin yung memory clock. Sa ibang RX 5700 XT, nakita ko ang max out nila is 52 megahash without modding. Kasi ang meron tong imo-mod, at ituturo ko din yan sa inyo sa susunod na video, how to mod this RX 5700 XT, napaka-safe actually. Hindi ka mukha ng ibang graphics card na pinin binomod nyo, danger. Itong RX 5700 XT, super safe, super easy. Anyways, ayan. At 1,400 core clock, 1,850 memory. Nakita nyo naman 54 degrees Celsius, 110 watts, 51.5 megahash. Try pa natin i-max out to. Wait, nag 52.33 megahash siya. Okay, max out natin yung memory clock. Alam ko 1,900 yung max nito eh. 1,900, ayan, max na siya. At 1,400 core clock. Pero, kapag i-max out nyo, 1,350 core clock is snap. Then, ito, okay, tingnan natin pag hindi nag-error at na-max out to. 51.8, 111 watts, 54 degrees Celsius. Okay. 52.4. 53 megahash. Okay, 52, ayaw niya na mag-max dahil nagtotrottle back yung temperature niya. Taasan natin tong fan into 80. Ayan, okay lang yan ito. 1,400. Tingnan natin kung lalabanan niya yung throttle back. Pero alam ko yan na yung max niya, 52.5. Okay, so hindi na talaga siya tumaas ng 52.7 to 53. 52 to 53 and 53.4. Ayan, tumaas siya. Pero alam ko yun na yung max niya. Ayun, nagtotrottle back na siya pag nag 53. Bumabalik siya sa 52.6. Anyways, yan na yung max hash speed ng RX 5700 without modding. Napakaganda ng hash rate niya into 1,112 watts in 52. Mega hash, 53.4 degrees Celsius. Without AC siguro mga 55 to 56 to, pero naka-AC tayo ngayon. Hindi naman gano'ng kalamigan. Pero ayan, sana may natutunan kayo ngayong araw mga kaminero. Hanggang dyan ang ating video. Well, pupunta sa ating shoutout box, ang ating bagong segment. Okay, dito sa shoutout box natin, shoutout sa iyo Mr. K. Ben Rocco. Pa-shoutout Paps, nakasubscribe na din ako sa YT mo. At kay Lionel Gregorio, bro, pasama. Shoutout Jose Persigan. Shoutout sa iyo Clark Pepino. Shoutout Anto KSKSKS. Shoutout sa iyo Brother Boyet. Yan ang brother natin. Okay, at tingnan na naman natin sa ating YT. Sa last video natin kung sino magpapashoutout doon. At syempre, shoutout sa mga kaminero dyan sa Minerong Pinoy. At kung sa mga... Oops. Mga hindi pa nakakasali sa ating Minerong Pinoy name, batangan ko sa ating Facebook group, Minerong Pinoy. Mga nanonood ng ating YouTube channel. Pwede kayong sumali doon para makapagtanong-tanong kayo. At ayan, pa-shoutout sa iyo, JC of Man of Steel. Sana lol lods, makabili ng RX 3080. Pa-shoutout naman, boss, God bless. Maraming lang sa amin sa inyong panonood mga kaminero. Hanggang dyan ang ating video for today. Happy mining. Ayun, thank you so much for watching. Bye bye. Thank you.
Sana nag-enjoy kayo. Goodbye.